papaya kay Nino man ang umaga sa aking trono. Maging anak ko man ito. Bago ang mga Diyos at Diyosa ng Olympian, ang universo ay pinamumunuan ng isang titan na si Cronus. Natakot siya na mapatalsik siya ng kanyang mga anak sa kanyang trono. Kaya kinain niya silang lahat. Siya ay isang marahas na hari. Kasama sa kanyang mga kalakasan ang pagiging determinado, pagiging mapanghimagsik at pagiging isang mahusay na tagabantay ng oras. Habang ang kanyang mga kahinaan ay kinabibilangan ng paninibugo sa kanyang sariling mga anak at karahasan. Bigyan mo na sa akin ang iyong anak para ito'y akin ang nakain. Niloko siya ng asawa niya si Rhea na kumain ng bato para iligtas si Zeus. Imbis na si Zeus ang dapat ibalot sa lampin, mga bato ang ibinigay nito kay Cronus. Ito na ang ating gustong anak. Akin na yung sanggol na yan. Baka maaga pa niya ang aking trono. Sa kabila ng dilubyo na dala ng kanyang ama, siya ay lumaki ng patago. Sa hindi inaakala, si Zeus ay nagbalik para ipaghiganti ang kanyang minamahal na mga kapatid laban sa kanyang ama. Nilinlang ni Zeus ang kanyang ama sa pagluwas sa kanyang mga anak. Sa tulong ng mga halimaw na may isang mata, sila ay dumaan sa digmaan na mapaluwa ang kanyang mga kapatid galing sa tiyan ni Cronus. At sa walang pabor, sila ay nagwagi sa labanan. Halina, mga kapatid. Tumain na tayo papunta sa Pirine ng Olympus. Sa aming kwartel na ako itinatag para sa kalaban sa mga Titan. Ito ay humantong sa digmaan laban sa mga Titans. Malaking pasasalamat ang inilalahad ko sa iyo, aking kapatid, sapagkat hinarap mo ang isang digmaan para sa amin. Gabi iyong pinalaya galing sa dilupyong dinanas namin sa ating ama. Ikaw ay totoong bayani. Salamat aming makisig na kapatid. At kami ay iyong ipinaglaban at ipinalaya sa matinding laban na aming hinarap ng sobrang tagal. Ipinatawang ni Cronus ang lahat niyang angking titles. Tayo ay kumayo sa laban sa mga Diyos. Sa lakas ng mga Titans, umabante sila at sinimulan ang kanilang paglaban sa mga Diyos at Diyosa. At dahil dito, nagpatawag siya ng dagdag pwersa. Ang mga kapatid, mga kaibigan kong halimaw na may isang mata, kinakailangan ang inyong tulong. Mikha ng malalakas na sandata ang mga halimaw na may isang mata, para bigyan ng sandata ang mga palaban na Diyos at Diyosa. Itong matatalim na sandata ay makakatulong upang makamit natin ang ating wagi. Sa kanilang pagtutulungan ay dito nila nakamit ang kanilang matagal nang minimithi. At ito ay ang pagkapanalo at pamunuan ang buong mundo.